Welcome to Home Quest. Ngayong episode nito ay mapapanood natin kung paano magkabit ng granite at kitchen sink sa kitchen countertop. Kagaya nito guys, eto napakaganda at napakakintab. Eleganteng elegante na granite. But let's go guys! Hello guys, eto yung kakabitan natin ng granite. Ito yung nabuhusan natin na kitchen countertop. Kung mapapansin nyo guys, may butas dun sa kaliwang banda. Yan yung laki ng butas ng kitchen sink na nabili natin. So, dapat bago kayo magbuhos, bumili muna kayo ng kitchen sink para malaman nyo kung gaano ang kalaki ng bubutasan ninyo sa bubuhusan guys. Sunod guys, ito pinagaspang ko yung ilalim niya para maging rough surface na naman siya kasi makintab siya eh, kaya hindi tayo nakakasiguro na kakapit pag makintab ang paglalagyan natin ng halo, kaya pinagrind ko muna para gumaspang lang guys. Natapos na yung tik-tik natin guys. Kailangan namang linisin at basahin para mawala yung alikabo at mga dumi. Sunod guys, magtutunaw tayo ng adhesive cement para ikilalatag natin, gagawin natin grout yan bago ilatag yung halong semento at buhangin. Ayan guys, tapos malinis natin yung surface. Lalagyan naman natin siya ng tinunaw na adhesive cement. Ayan. Tinunaw na adhesive cement yan guys. Ayan. Para siguradong kapit na kapit ang halo na ilalagay natin. Ayan guys, kailangan lagyan natin ng adhesive cement lahat ng malalatagan ng granite. Tapos mawalisan naman natin siya para pumasok dun sa butas-butas yung tinunaw natin na adhesive cement. Walisan natin para kumalat siya. Para kalat na kalat siya guys at pumasok dun sa rough surface. Pati sa dulo, pinaka kilikili, kailangan talagang meron siyang adhesive cement kasi dyan madalas kumakapak yung mga granite sa mga gilid Sunod guys, maghalo ulit tayo ng semento at buhangin. Yun ang ilalatag natin dun sa kitchen counter. Ito na po guys yung inalo natin na buhangin at semento. Sa ibabaw naman yan, lalagyan ulit natin ng tinunaw na adhesive para mas kapit yung granite. Ito naman ngayon guys, yung granite, kailangan punasan din natin para mawala yung alikabok niya guys, no? Bago natin ilatag siya. Ito, kailangan malinis na malinis, mawala yung alikabok guys. Kailangan dalawang tao magbuhat kasi napakabigat ng granite. Mahal pa naman ang granite kaya iwasan natin mabasag guys. Ito na siya oh. Inakabit na guys. Yan na siya guys. Ganyan ang pagkabit ng granite. Ito na siya.
Ayan guys, kailangan pantay dun sa gilid at gamitin natin ang level bar. Tignan natin kung nasa hulog din siya guys. Nililevel na para malaman kung nasa tamang level siya. Kaya kailangan pupukin guys para makompress yung palaman o yung halo niya. Kukompress natin yan guys. At the same time, ililevel din natin siya. Ayan na siya guys. Kailangan nasa tamang elevation talaga siya. At kailangan mapukpok siya para makompress. Makompress at hindi siya kumapak. Ito. Tapos nyan guys, kinabukasan naman natin, ikakabit yung kitchen sink. Ito na siya guys. Natuyo na yung pinaglagyan natin ng yung kinabit natin na granite kapon. Kaya ngayon, kakabit naman natin ngayon yung kitchen sink. Kailangan natin ng masking tape guys para makita yung guhit ng lapis. Yan na guys, ginugitan na kung gaano kalaki yung kitchen sink na ilalagay natin. Bago tatabasin na naman natin yan, gamit ang grinder at diamond disc. Ito na siya guys, ito na. Inumpisa na ang pag-cutting ng granite. Yan na siya guys. Kailangan tagos na tagos yan para makuha natin yung laki ng kitchen sink na gagamitin natin guys. Ayan guys, malapit na matapos yung pagputol ng kasi yung paglalagyan ng kitchen sink. Ito na, makukuha na natin yan guys. Ito na, malapit na guys. Ito na guys, tapos na. Na-cutting na natin yung paglalagay ng kitchen sink. Ito na siya guys. Sunod naman natin i-kakabit guys yung sidings o yung tinatawag na backsplash. Gaya ng una, pupunasan pa rin natin. Tapos pipisikan ng tubig para mawala yung alikabok o mga dumi-dumi. At tiniktikan pa rin natin yung wall para kumapit yung halo natin. Ayan guys, nagtunaw ulit tayo ng adhesive cement para ayan ang pinaka-grout niya o palaman. Kung gusto naman ninyo makatipid, pwede naman puro semento lang. Ilalagyan lang ng tubig hanggang sa lumapot. Yan ang ilalagay natin sa likod ng granite. Kailangan kalat na kalat yung grout natin. Lahat ng ilalim ng granite guys, lalagyan. Ayan na, ikakabit na natin guys. Ito na siya. Ayan na guys. Kailangan pantay sa gilid no. Para hindi siya umusli. Kailangan pantay natin sa gilid. Tapos guys, kukompress ulit natin yan. Kukompress, pupukpukin natin no guys no, para kapit na kapit yung halo niyan. Ayan guys. Tapos gagamitan natin ng eskwala or sa kuha tayo ng plywood na eskwalado, pwede rin yun. Kagaya niyan guys . Nakikita natin kung eskwalado o 90 degrees siya. Pagka hindi, sabay pukpuk natin para maging 90 degrees talaga siya. Eskwalado yung granite natin sa baba at saka sa gilid. Ngayon naman guys, yung matatalas na bagay sa gilid, kailangan naman natin asain guys. Yung tinatawag na buffing. Yan, yung
gumamit din tayo ng grinder saka yung panghasa, guys. Ito na, guys, ha. Isasalpak naman natin ngayon yung kitchen sink. Naghalo tayo ng semento at saka adhesive cement. Matapang na matapang halo natin yan. Maski 1:1. Kailangan natin ikalat ng maigi yan at haluin. Lalagay natin sa masasalpakan ng kitchen sink, guys. Yan yung mga gilid ng makakapitan ng kitchen sink. Kaya dapat lagyan din natin yan. Kasi dyan din nakapatong yung kitchen sink, guys. Ito na ngayon yung kitchen sink. Nilagyan din natin ng tie wire sa ilalim, no? Para pampatibay at pampakampit gamit ang tie wire at Pioneer epoxy. Guys, oh, para masalpak ng maayos yung kitchen sink, kailangan pukpukin at daganan para mag-flat siya. Tapos yung mga umapaw na halo, guys, kailangan natin tanggalin, no? Kasi mahirap tanggalin yan pagka natuyo ang halo, eh. Kailangan linisin natin. Yan, tanggalin yung umapaw na halo, guys. Mapupunasan natin, no? Dahil umaangat yung kitchen sink, dahil galvanized yan, hindi masyado dumidikit sa halo kasi yan sa unang lagay. So, kailangan natin ng daganan ng mabigat na bagay, guys. Kailangan hindi talaga umangat kasi mahirap pagka magka backjab. Malaking gastos. Panibagong gawa na naman, panibagong materyales, kaya mas maganda sure ball natin, guys. Kulang pa nga yung dagan na yan. Kailangan daganan pa natin ng 2 timba siguro para mas sigurado tayong flat na flat siya. Hindi sungki o hindi nakaangat yung granite sa kitchen. Kailangan flat na flat na siya, guys. Mas maganda tignan. Sunod naman, guys, yung kulang na siruho, no? Yan pa rin, pipisikan natin ng tubig yung paglalagyan para siguradong malinis pati yung granite na ikakabit natin, guys, no? Yan naman, guys, yung siruho niya, no, sa poste. Yung mapapansin nyo yan, naka letter L. So, dapat ang cutting nung sa gilid ng granite ay 45 degrees siya para maganda yung kantuhan niya, guys. Yan. Para maganda tignan, guys. Ito, guys, naghalo tayo ng Pioneer epoxy, no? Ilalagay natin dun sa pinakakantuhan niya, sa 45 degrees niya, guys. Yan. Yan natin ilalagay yan. Kasi pagka simento kasi ang nilagay natin dyan, pagka umapaw, iba yung kulay. Di kagaya ng Pioneer epoxy, kasing kulay siya ng granite. O, kaya pwede rin pinturaan, guys. Sa doon sa kitchen sink, sa pagitan ng kitchen sink saka granite, yan din yung nilalagay natin sa pagitan nila, guys. Para hindi siya, para mapantay siya, para mapantay yung pagitan nila, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo kasi marami po kayo matututunan pa dito sa channel na ito, guys. Kaya sa susunod na video, varnish naman o anything na pwede kayong matuto sa paggawa po ng bahay. Thank you po, guys!